Hello guys! Kuya Kigo here! Ikaw ba ay mahilig sa isang Siberian Husky? Nag-iisip na mag-alaga ng isang Siberian Husky? Well guys, ako, ayaw kong mag-alaga ng Siberian Husky. And this episode, magbibigay ako ng 10 puntos kung bakit ayaw kong mag-alaga ng isang Siberian Husky. Kung bago ka po sa channel na ito, don't forget na mag-subscribe, i-hit ang notification bell, i-like at mag-leave ng comment para mas ganahan po kami na gumawa ng mga bagong videos, mga bagong articles para sa mga nagsisimula pong mag-alaga ng aso. So, samahan niyo po kami guys, huwag po kayong bibitaw, marami po tayong pag-uusapan. 10 mga bagay kung bakit ayaw pong mag-alaga ng Siberian Husky. Ayoko sa isang Siberian Husky dahil ang Siberian Husky madaling turuan. Guys, alam niyo ba yung pagsalo niya na yun ng bola? Wala pa kami yung 30 minutes, natutunan na niya yan kaagad. Ganyan kabilis mag-isip at sumunod ang isang Siberian Husky. Di ba guys, ang sarap sa pakiramdam. Yung Siberian Husky mo, marunong sumunod sa'yo, marunong umupo, marunong tumayo, marunong humiga, marunong sumalo ng bola, at kung ano-ano pa mga basic tricks na pwede niya ituro sa kanya. Ang Husky guys, napakagaling kumanta. Sa video nito, makikita niyo kung paano kumanta si Akila. Ayoko sa isang Siberian Husky dahil sila ay outgoing dog. Alam niyo ba guys, pag lumabas ako ng bahay, yan eh nakasunod na kagad sa akin. Nauna pa siyang sumakay ng sasakyan at umuupo dun sa right seat para makikita niya yung harapan ng sasakyan. At remember, malakas ang pakiramdam ng isang Siberian Husky kung kayo ay lalabas ng inyong mga tahanan. Ayoko sa isang Siberian Husky dahil napaka-friendly nila sa mga tao at sa mga kapwa niya aso. Akala ng iba, dahil medium-sized dog ang isang Siberian Husky, matapang itong aso. Guys, totoong ang Siberian Husky ay mahilig sa malamig. Mahilig sila sa yelo, mahilig silang tumapat sa electric fan, mahilig silang magpalamig sa air conditioning unit. Makikita nyo sa sasakyan, nakatapat siya dun sa butas kung saan lumalabas yung malamig na hangin galing naman sa aircon. Kaya totoo yun guys, pag Siberian Husky, mahilig sa malamig. Pero alam nyo, habang tumatagal, parang nagkakamali ako. Parang gusto ko nang mag-alaga ng isang Siberian Husky. Why? Bakit? Nakikita nyo naman, napaka-friendly nila sa tao. Napaka-friendly nila sa human. Gusto nila palaging kasama ang tao at palagi silang nakikipaglaro sa tao.
kung tutuusin, ang ugali nila parang sa tao na rin. Ganyan kabait at ganyan ka-friendly ang isang Siberian Husky. Kung ang tao ay mahilig sa beach, edi lalo na ho ang Siberian Husky. Tuwang-tuwa ho sila na sila ay nakakalakad sa mapuputing buhangin ng isang karagatan. Gustong-gusto ho nila yung hangin dumadampi sa kanilang mga pisngi. Kaya every week ho, ang aming Siberian Husky si Akila, dinadala ho namin yan sa beach. Dahil ang isang Siberian Husky ay matalinong aso, abay marami ho silang na-adapt na ugali ng tao. Take for instance dito ko sa video ito, makikita niyong nanonood ng sine itong si Akila. And minsan, nakukuha pa nila o na-adapt nila yung nakikita nila sa pinapanood ho nila. Kaya huwag ho kayong magtaka, pag meron ho kayong Siberian Husky, sigurado po na kasama niyo silang nanonood ng TV. Ang isang trait po ng isang Siberian Husky ay sila po ay attention seeker. Sila po ay seloso o selosang aso. Ayaw nila na nakikita nila yung kanilang owner o yung kanilang far parents na may ginagawang iba maliban sa kanila. Kaya pag kayo ho'y nag-alaga ng Siberian Husky, sigurado 80% or 90% ng inyong atensyon dapat po nasa kanya. At higit sa lahat guys, gustong gusto ng isang Siberian Husky na sila'y ginagawang parang baby. Kahit 7 months old na siya, kahit 1 year old na siya, gusto pa rin niya na tinuturin siyang parang baby. Diba? Akala niyo totoo? Pero, napakalambing po ng isang Siberian Husky. Napakasarap pong alagaan. Kaya, kung akala ninyo na mahirap, na maselan at mahal, mag-isip na po kayo. Worth it talk guys kung bibili ho kayo ng Siberian Husky at inyong gagawing parang anak. Maraming salamat po. See you next time sa mga bago pa rin nating videos. Huwag hong kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-hit ang ating notification bell at syempre pa, ngayon pa lamang po. Papasalamat na kami sa inyong patuloy na suporta, lumalaki na po ang channel natin. And who knows, sa mga susunod na araw, susunod na buwan, magkakasama-sama pa rin tayo sa mas makabuluhang talakayan dito pa rin sa Akila's Journey. Thank you very much.